Guys, good morning. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ay ang ituturo sa inyo tong vlog na to ay yung paano magmaneho gamit ng isang automatic na sasakyan. So ang gamit natin ngayon ay itong automatic na sasakyan. Ito ay Toyota Conquest. So bago po ang lahat, kailangan meron tayong tips na dapat nating alamin, which is napakahalaga sa isang driver na kung meron siya nito ay safe siya dito. Una, yung tinatawag na blow a bags. Blow a bags. Ito ay may mga acronyms, blow a bags. Kasi bakit importante yung blow a bags? Yung iba kasi blow bag lang or blow buckets ganyan. So depende. Ako simple lang, blow a bag. Yun lang yung ibibigay natin. Dahil kagaya ko, ang ina-apply ko is blow a bag. Bakit? Lagi akong bumabiyahe ng malayo, long distance. Nagbiyahe ako ng 7 to 8 hours. Anyway, nasa Davao City tayo ngayon. Nasa sentro tayo ng Davao City. So, kailangan yun. Dahil ang biyahe natin kanina, umalis ako kanina, alauna madaling araw. So, anong oras na ngayon? Alas 7 na. So, exactly 6 hours ang biyahe natin bago nakarating ng Davao City. So, guys, importante, blow a bag, na andun yung acronyms. B, instance for battery. Then, L, for light. O, oil. W, water. This is kailangan do water sa ating radiator. Then, blow a bag. A, yun yung accessories. Then, B, brake. Then, then A, another A is air. So it is gulong, yung air na gulong. Then G is gas. Dapat alam natin kung may gas ba. Then yung S, dapat yung self. Kumpleto na lahat yun. Tapos hindi ready yung ating sarili, yung self natin. So mag-cause tayo ng accident sa ating biyahe. So dapat yung blow a bags is dapat napupunuan natin yun. Dapat kumpleto yun. Natutugunan natin. Dahil pag hindi, pwede tayong mag-cause ng accident. So, napaka-importante yung ganun. Isa pa, at napunuan mo na, natugunan mo na yung pangailangan blow a bags, pero wala ka naman lisensya. Dapat hindi expire yung lisensya mo. Okay? Ganun dapat, guys. Then, ito. Paano ba magpatakbo? So, dapat yung seatbelt, dapat nakatong seatbelt. Dapat proper yung seatbelt. Guys, ito, tignan nyo ha. So, mahirap dahil mag-isa lang tayo. Wala tayong photographer. Wala tayong cameraman. So, one-man team tayo. So, ito lang. So, walang tao sa likod. Wala. Mag-isa lang tayo. So, ito guys. Una, focus lagi. Dapat, kung may problema sa pamilya, may problema doon sa pamahay natin, iwan mo natin sa loob. Iwan natin doon. Huwag natin dalhin dahil sa trabaho, huwag natin dalhin sa lansangan dahil pwede itong mag-cause ng accident. So, ito na yun. So, lahat ng sinasabi ko at nagawa nyo, mag-start na tayo. Okay? So, unang gagawin, apak muna ng preno. Okay? Ito yun, automatic to. Apakan ng preno. Okay? Apak preno. Apak preno. Then, drive. Isa lang yun. Automatic eh. Okay? So, drive. Kita ba? Ang hirap eh. Drive. Ayan po. Drive. Drive na po yan. At doon mismo sa may dashboard, makikita mo, ano meron? So, D. So, pag neutral mo, ito yun. Neutral. Drive. Okay? Then, ito na yun. Okay? Alright? Okay, takbo na tayo. So, ito yung huwag nyong gawin. Ituturo ko sa inyo, ito yung huwag nyong gawin na nagmamaneho kayo, nagbibidyo. So,
just for ano lang to guys, is for tutorial. So dahan-dahan lang naman takbo natin. Kaya ito lang 'yon. Ano? So 'yun yung pinaka simple. So ito ginagawa lang ng mga professional driver. So 'wag niyo gayahin ano sa mga magbabalak na matuto mag-drive na nagbi-video magsari mag-isa. Ano, 'wag niyo gawin 'yon. So very risky pero dahil kailangan gawin natin 'to dahil mag-isa lang tayo at isa pa, danda mabagal lang ang takbo natin dahil gusto kong maituro sa inyo. Ito yung mga recreation ng ni Danny. So na gusto kong maibahagi sa inyo. So yun guys, sa ngayon andito tayo sa may sentro mismo ng Davao City. At kung sinong taga Davao City, shout ano naman diyan. Comment down below kung alam niyo tong skinitang to. Sinong nakapunta ng Davao, comment down below lang. Kung alam niyo ito, oh, mayroong Japanese call dito. Kung alam niyo ito. Okay, comment down below lang guys. Then yun. Nasa GP Laurel tayo or mas kilalang Bahada. Nasa GP Laurel tayo guys. Okay. Baka may pulis. Okay. So, ayan na guys. Ito na ngayon. So, andito na yung SM Lanang. Ayan o. SM Lanang. Ayan po ang SM Lanang. Okay, SMX. Ang tawagin. So, yun. Ito, ang binabaybay natin ngayon ay GP Laurel Avenue or mas kilalang Bahada. Okay, yun lang. At tuturo ko pa sa inyo anong parang pag-atras at kung anong mga techniques ituturo sa inyo. Break lang muna tayo guys. So guys, pauwi na tayo. Uwi na tayo ng bahay. So dito tayo sa may Panabo area. Ay, malapit na sa Carmen. Yun. Kaya ganun lang guys. Pag nagmamaneho, presence of mind, focus lang talaga ano, para iwas aksidente. Then bawal mag cellphone habang nagmamaneho. Iwasan pong gumamit ng cellphone. Kung may tumawag, ignore lang muna para iwas aksidente. Ano guys? So sa sunod, ituturo ko rin sa inyo paano ang tamang pagparking sa isang patarik, palusong, lahat yan tuturo ko sa inyo sa sunod natin na vlog. Then, salamat sa panonood. Naway nagustuhan nyo ang ating vlog. At kung kayo naman sa tingin nyo ay may natutunan mga advice at paraan, paki-like naman ating video. Paki-comment na rin below para sa sunod na kung anong gusto nyong i-vlog natin sunod. Paki-comment na lang. Tapos, huwag kalimutan mag-subscribe, syempre. Ano po? So, mag-iwan lang na magandang komento para naman ma-inspire tayo mag-vlog. Yun guys, salamat! And thanks for watching. Bye-bye!